Kanya ba yung counterpart building yung table na rin na? Yung i-regulate lahat, pati internet, email, chatroom. Sila mag-counterpart. Sila mag-counterpart. About it, related to the censorship issue, is that walang censorship bill ang makakapag-pili. Itong House Bill na 6425 is about regulation and freedom of as well as freedom of expression issues, no? For professional, the professional filmmaking community, no? Na yun ang inire-regulate dito. Walang magagawa ang kahit anong batas to regulate private pornography that is made public. Okay, or private private access or access is made public. Walang magagawa ang and then such act also do not need any way to encourage them, di ba? So walang magagawa doon. So I would just say na yung ganyang issue is something talaga for ano na yan, that's the private judgment of the people involved. And of course, naapektuhan ng public. So, I mean, we decide as members of the public, and, you know, ang issue dyan is values formation in our homes, in the schools, ganon. Pero walang batas ang makakapag-encourage o makakadiscourage ng ganyang private act o ganyang paglalabas ng private sexual videos. Baka magkaroon ng laya yung mga pornographers na magpakalat at gumawa ng pornography. Yun yung ina-address namin dito kasi nakabuso ko ng Miller Doctrine na kung saan mas dinify niya na yung mga films na talagang nag-really sexual at saka violent na talagang ka-context at nagsisimpi lang sa Korean interest ay talagang, ano yon, hindi yon po pwede at yun ay tinitingnan na illegal under this well, concerning yung kay Katrina Harili, siyempre meron namang mga in-place na batas na yung ginamit ni Katrina, yung anti-violation act that applies to her case. Tapos may iba pa yung regulation sa Optical Media Board, sa Professional Regulation Commission. Pero we have to admit na talagang kulang na kulang yung batas na mag-a-address dito sa proliferation ng mga sex video. Kaya ang Liberalist Party ay nag-file ng resolution to really look into this and to for the eventual crafting of a bill that will address such sex videos that primarily victimize people. Pero ang maganda dito sa bill na ito namin, the 425, ay to some extent, in-address na rin yung pornography. Kasi nagkaroon talaga ng bill guidelines. Na kung wala pa ba ito, intersexual depiction, hindi rin yung pornography. Can I just add something? Yung nga pala yung doctrine. Kasi under the Miller Doctrine, yung tatlong requirements na bago ka ma-ex in this proposal, in this legislative proposal, under all of those requirements, hindi lulusot yung sex videos na napapanggit ngayon at malabas ngayon. Hindi lulusot yun. Kaya there is no need to worry about proliferation o ganyan. Kasi there are very strict guidelines in this law, in this proposal, para hindi makalusot anything that does not have that does not have artistic, social, political, scientific value. And clearly, mga sex videos na ganun will not pass. Freedom of expression implies freedom of access to information ng kung sino man in the public. Ako, I'm speaking not only as a filmmaker, I'm speaking as any viewer, any member of the public. As an adult, kung napasa na, as for adult, dapat hindi pinututulan na yon. Kasi I have the right as an adult. And so does everybody else, every adult in this country. No? And the bill naman will regulate for children, for, you know, for adults. So, nandun pa rin lahat ng safeguards. Yun lang. Thank you.